Welcome back again mga idol sa Australia Brothers. So for today's video, ito mga idol, first lap ng ating Young Board Rig. So kahapon nga, hindi na tayo nakapag-video dahil nga may trabaho tayo. So pagkalabas natin ng trabaho, kinuha natin yung mga ibon, diretso na tayo ng loading area kasi nga late na tayo. Usapan kasi 3:30, so nakalabas ako ng trabaho ng 4. Tapos, bago pa tayo nakauwi rito sa loob, bago pa natin nakuha yung mga ibon. So, mga 5, dumating tayo ng loading sa loading area. So, naikarga naman natin yung ating mga ibon. So, 24 birds yung isinend natin. First lap, 190 yung distance natin. O mas o menos, pwedeng lampas ng 90 plus. Pero expect natin yon mga 190. So 15 lang kaming nagkarga. Bali total ng ibon ay 760 plus. So yun nga, pinakawalan kanina yung ibon ng 8:45 ng umaga. So time check tayo ngayon. 9:44, so isang oras na silang lumilipad. At ito, iseset muna natin yung ating clocking dahil nga ngayon lang tayo nakarating dito, so nag-asikaso pa tayo ng ating mga bata, inihatid sa eskwelahan, tapos saka pa lang tayo nagpunta rito. At sa iyo mga idol, hindi ko na pakikita sa inyo yung pagsisend natin o yung pag seset natin ng clocking natin kasi nakita nyo naman yan kung paano ko iset dun sa mga video natin dati. At sa iyo mga idol, balik lang tayo, set ko lang to. At yun nga mga idol, ang distance nga natin ay 194 kilometer. So, dalawang oras na silang lumilipad. So, kakatingin ko lang dun sa live namin, dun sa fencing live namin, naglagin ako. So, kung may darating na ibon, ang speed niya nasa 16 plus. So, hindi natin masasabi kung makapagpauwi tayo ng ganun. Ito nga, pakikita ko sa inyo yung kaulapan. Medyo malabo na parang madagim. Pero ito, pakikita ko sa inyo. Ito nga yung panahon namin dito. May araw naman. Kaya lang, hindi siya yung talagang hawan na hawan. Medyo sa parte rito kung saan magagaling yung mga ibo natin. So medyo parang maulap. Sana makapagpauwi tayo, pero hindi tayo mag-expect na makapagpauwi ng maaga dahil nga unang-una yung mga ibo natin, so malapit lang yung napag-trainingan natin, so almost 60 or 70 yung last training kasi, nasa 64 yon yung huling pinakawala natin ng hapon. So 64 kilometers yun. At yun nga, sana makapagpauwi pa rin tayo. Yun lang, maghintay-hintay pa rin tayo. Mag-aantay muna tayo kung may magkaklak sa club. Kasi nga, yung nagkarga rin yung unang binabagsakan ng ibon, yung unang dumadating. Yung unang binabagsakan ng ibon, so nagkarga rin. So hintayin muna natin na magpaklak siya. Bago tayo maghihintay pa rin tayo, malay natin, may ibon tayong mag breakaway at makapagpauwi tayo ng maaga. At so yun mga idol, balik tayo mamaya, so papakainin ko lang yung iba nating mga ibon narito. Ito, nakaset na yung, ito yung ating pad ng clocking natin. So ito, pasok tayo sa loob, pakita ko sa inyo yung mga all bird natin, na napauwi natin ng itong season ng all bird. So yan yung mga ibo natin, and yung mga nag-finisher natin ng 620 kilometers, 600 plus kilometers. So yung iba, ito yung tatlo, ayan, nandito yung anak na ito kasi, narito sa ating sa kulungan na to. Yung iba nating mga young board na hindi natin ikarga, ito katulad nung yan, yung black check na yan. Ayan. So may tama yan sa pakpak. Yung isa narito, yung white light na yon. Tapos dalawa pa yung narito, so ia-out na natin sa loop.
dahil nga may damage na yung pakpak niya. So yun nga mga idol, hanggang dito na lang muna, balik tayo mamaya. So prepare lang ako ng pagkain ng mga to, papakainin ko muna. Pakita ko lang sa inyo, ito yung mga ibo natin na napatapos natin ng old bird race ngayong taon na to. So yan yung mga ikakarga natin sa susunod, menos dun sa isa kay Triple 6. Ayan yung nasa gitna na yon, ayan nasa gitna, anak kaya ni 881. Tapos yung blue bar na yan, anak kaya ng panikilay natin. Ayan. At so yun mga idol, time check tayo, 10:56, dalawang oras ng mahigit na lumilipad yung ibo natin. So maya maya ng konti, doon tayo mag-aabang-abang sa labas. At so yun, nag-message yung presidente kanina. So ang total na ibo na pinakawalan, kasi merong club, lahat palang club, kasi nga national race ng young bird, so lahat pala ng club ng Madrid, so nagkarga, bali anim na club yon. Yung sa amin, sa club namin, 760 na ibon yon. Tapos yung iba, sa ibang club na po yon, nagkarga rin ng ilan. So yun nga mga idol, may nag-clock na dun sa unang dadaanan. Bali yung distance natin sa kanya nasa 30 to 40 kilometers. So dito na tayo tatambay. Diyan tayo tatambay sa may lilim na yan. Titingnan natin kung makapagpawi din tayo ng maaga or maangawit yung leg natin. At so yun mga idol, dito na tayo tatambay. Kasi dito lang medyo may lilim. Dito lang magandang mag-abang para kita natin pag nag-land dito sa ating landing board. Yung nag-clock na yon, bali yung distance niya nasa 149 kilometers yung distance niya. Yung distance naman natin nasa 194. So bali tatlo pa lang yung nagka-clock. Sila yung nauna kasi nga malapit yung distance nila. So sana makapagpawi tayo ng ibon ngayon. At so yun mga idol, update na lang tayo mamaya kapag nag-clock na dito kay mentor, kasi dito lang yung kay mentor. Tapos dito pala may bago kaming member, so dito lang, napakalapit lang pala sa akin. So nagkausap kami kahapon dahil nagkarga rin siya. So nagkausap kasi nga narinig niya na dito ko may lop sa sitio na to, at naulit niya sa akin na dito rin daw siya dito sa malapit sa akin. At so yun, sa ibang araw siguro kapag wala siyang gagawin, so papasyal tayo sa lop niya. At so yun mga idol, abang-abang muna tayo. Siguro update ko kayo kapag nag-clock na itong kay mentor, kasi una kasing babagsakan yung kay mentor, so malay natin baka may mapasabay tayong ibon sa mga ibon niya. At so yun mga idol, balik tayo mamaya. Idol, first bird natin. Ayan first bird natin. Sino kaya to? First bird, 194 kilometers. Ayan, di pa nagka-clock. Ayun. Tingnan natin kung sino siya. Ayan, nakapagpawi tayo. Isa na tayong pa-clock. Sino kaya to? Tingnan natin. Ala ko, mamaya pa tayo makakapagpawi. Unang ibo natin. Ayan. Sino to? Ito yata, nakano yata to. First 10 natin. Yan yung pansampung ikipo natin. So kunin ko lang yung ibon. Second bird natin. Ayan, ito pa isa. Third dropper natin. Ayan.
Ayos, tatlo na pauwi natin mga idol. Ayan, pangapat natin. Ayan. Pangapat na ibon natin. Ayan. Sino tong last? 36. 004436. Ayan. Apat na yung pauwi natin. So, abang-abang pa tayo. First bird natin. 1016 yung speed niya. So, okay pa rin yun. Marami pa rin tayong antayin. Pang-apat na ibon. So, 20 na birds pa yung ihintay natin. So, nagdadatingan na pa isa-isa. So, sana makumpleto natin yung ating mga kinarga. At so yun mga idol, update ko kayo mamaya. Titingnan ko lang kung pangilan tayo sa ranking. So alam ko malayo tayo, pero at least sa first lap nakapagpawi tayo kahit sa ngayon apat pa lang. So maghihintay-hintay pa rin tayo. Ibang ibon natin. Hindi ko alam kung sino to. Maka anak to na 881. Ayan, luck check. So yun, anak nga ni 881. Ayan, clock na. Pang-anim niya ata to. Ayan, black velvet natin. Ayan. Muna, antayin muna natin makapasok. Ayan. Ayan, kung magka-clock. Ayun. At sa'yo mga idol, tingnan muna natin yung dalawang huling nag-clock. Ayan, nag-notify sa akin si 59. So, late breed natin yun. Ikanarga na rin natin kasi nga maganda yung nagiging uwi ng ibon na yun. So, silipin natin. Pakita ko sa inyo kung ilan na yung total na pauwi natin. Kasi nga halos nagsunod-sunod sila. So, tama tayo yung huling, yung padalawang dumating. Anak ni 881, si 21. Ayan. Eto, ilan na yung ibon natin dito? 2, 4, 6, 6. Ayan. Tingnan natin kung nag-clock yung huli. At ito nga mga idol. Ayan. Tama nga. Si 21 yung tapos si 59 yung huling dumating, yung black velvet natin. At sa'yo mga idol, doon muna tayo sa labas. So, hintay pa tayo ng uwi. Eto, ayan yung ating blurred. Pasensya na. Ayan, yan yung anim natin na napauwi ngayon. So, hintay-hintay tayo. Labas muna tayo sa labas. Ayan, kalalabas-labas lang natin. So, pampitong ibon natin yan. Natakot siya dun sa antena ng live natin, yung bilog. Ayan, pero nag-clock na. Si 0049940. Ayan. Idol, pang pito natin. Ayan. Ito, unang dumating tong blue bar na yan. Ayan, nasa taas na yan. Ayan, natakot pa. Ayan, yan ang una nating dating, pang pito. Kasi natakot yung black velvet natin. Lumipad ulit. Ewan ko saan nagpunta. Ayan. Ito yung black velvet. Yan yung pang walo. Ayan. Lumipad kasi uli. Natakot kasi doon sa aeroplano. Ayan. Meron na tayong walo. Yan kasi yung mga lumilipad na yan. Doon yan sa kabila. Nagpakwala rin kasi ng ibon ngayon. Ayan. So yung mga ibon natin, mga idol, dito sila lumalabas. Kasi yung last training natin, dito natin sila nakitang, kung mapapansin nyo yung huling video natin, dito sila naglabasan nung gabi na, nung nag-uuwihan sila. So meron na tayong 8 pauwi mga idol. Ito mag-aantay-antay pa rin tayo. Halos ngayon-ngayon pa rin lang naman nagdadatingan. Marami nang nag-clock, nasa 300 na. Siguro magkakasama ang mga ito. Magkakasama sila na nagdatingan. So isa siguro silang samahan. Dito na lang tumiwalag yung ating mga ibon sa party na to.
na tayong pauwi. Walo na sila ngayon. So, siguro yung ibo natin kasabay ng ibo ni mentor kasi halos kasabaying mag-clock noong mga ibo ni mentor. Si mentor kasi nagkarga siya ng 197 na young bird. So, yung mga ibo natin halos kasabay ng yung pag-clock nila halos kasabay nung mga ibo ni mentor. So, siguro sila yung magkakasamang grupo na pauwi dito. So, sabi ko nga sa inyo, yung kay mentor, dito lang banda, siguro isang kilometro o dalawang kilometro yung layo niya sa akin. So, yun mga idol, ayos kasi kahit pa ilan-ilan yung pauwi natin, kahit pa isa-isa, so dito na nga lang nagpapangapangabot. Hindi sila grupong dumating pero halos pangapangabot sila at yun nga, kita nyo naman, dire-diretso na sila sa landing board natin. Yun yung purpose, kaya medyo malapad yung ating landing board para doon na sila diretsong bumaba. At yun nga, yung nangyari naman kay Velvet, so bumagsak na siya sa landing board, sabay daan naman ng eroplano, siguro natakot, lumipad ulit. At yun nga mga idol, balik tayo mamaya, abang-abang pa tayo. So ito nga mga idol, ito yung unang mga napauwi natin, 10 ibon. So yun yung sinasabi ko sa inyong black velvet natin na late breed. So inilaro na rin natin. Yung magkapatid ni 21 at saka 22, nestmate yun, anak ni 881. So ito yung blue bar, ito yung blue bar si 22, tapos yun yung si 21, yan yung checkered na yan. Yan po ay kamukhang-kamukha nung kanyang ina. Ayan. So yun nga mga idol, halos yung napauwi natin sa 10 to. Mamaya i-check ko ng ayos para hindi ako magkamali. Halos po yan yung mga ikinarga natin ng yung kailangan kasing tuwing race namin merong para kami makapagpuntos ng maganda. Pipili kayo ng 10 ibon na parang sila yung magpo-points. At yun nga, yeah, si 22 kasama yan, itong si 34, ito alam ko si 45, alam ko isa pa rin yan, si 25, ayan, basta mamaya isusure natin para hindi tayo magkamali. So yun nga, magpapakain tayo ng konti, kasi nga kahapon konti lang yung binigay nating pakain sa kanila. So ito, bibigyan lang natin ng konti, tapos mamaya siguro pahapon magpapaligo tayo kasi nga medyo talagang stress. Kita nyo naman yung si Velvet, yung ulo niya hindi pa rin fully molting yung ibon. At so yun nga mga idol, siguro dito muna tayo sa labas. Yung tubigan nila, ayan, meron na rin po yung pang recover sa kanila. At so yun mga idol, ito yung 10 ibon natin. At yun, nakauwi rin yung last dropper natin. Ayan, checkered na yan. Si 25. Bali, anak din po yan ng breeder ni mentor. So, yung mga breeder ni mentor, wala na rito. Kasi nga, sinaole na natin. At so yun mga idol, abang-abang pa tayo. Update ko kayo kung makapagpauwi pa uli tayo. Ito mga idol, palabas lang sana tayo. May dumating na ibon. Ito sa taas, ewan ko kung sino yan. Taboy natin para mag-clock. Hindi ko alam kung sino, baka kasi matakot. Yan na nga, natakot, lumipad ulit, sayang. Pang 11 birds natin yan. Yun nga, good news mga idol. Sa 10 pinili natin, 8 agad yung nag-clock na dun sa 10. Dun sa sinasabi ko sa inyo kanina, puntusan. So, sa 10, 8 agad yung nag-clock. So yun nga, ayan, lumayo patuloy. Hintayin natin bumalik. Ayan, sakto kasing palabas tayo nung nag-land siya sa landing board. So hindi nag-clock. So paglabas natin, natakot. Ayan, lumipad ulit.
Ayan, pang 11 boards natin to. So, konti na lang yung hihintayin natin. Ayan. Ayun, tumambay pa dun. So, bugawin natin para sayang yung minuto. Atin din yan. So, yun yung tumambay. Hindi ko na binugaw kasi pag lumipad yan, sasabay pa ulit to. So, mas matatagalan. So, yan o. Bali, pang 12 natin to. Dito lang muna ako. Black velvet uli. Ayan yung sinabi ko sa inyo. Dati, mga black velvet natin. Ayan. Hindi ko lang kung sino yun. Ayan. So, yun. Nag-clock na. Ayan. At, nakatambay pa rin yung isa dun sa taas. Sana, bumaba. Bali, 11 birds na yung nag-clock sa atin. At, ayun nga yung isa. Ayan. Yung nasa bubong na yan. Yan. Sana bumaba na. Ayan. So, ilan na lang yung inaantay natin? 12. Pus, kalahati na. 50% na yung napauwi natin. So, hintayin pa natin. Sana may magdatingan pa. Inaantay natin yung isa nating pang long distance bird. Yung si white feather natin. So, hintayin natin yun. Ayan. So, ito nga. Hindi pa bumababa. Ayun, nakatambay pa rin doon. Hindi ko na binugaw. Kasi alam ko pagod yung ibon. Ayoko kasi na pag binugaw pa natin. So, maglililipad pa yan. So, antayin na lang natin. So, ang habol lang naman natin dyan. Yun ngang na yung sampo na dapat mapauwi agad natin. Dapat mapaklak agad natin. At so, yun nga mga idol. Ito, time check tayo ngayong araw na to, ngayong ano na to, so 12:30 na, yung last nating dumating, 12:30 na, hindi ko pa ulit nasisilip dun sa ating live kung ilang ibon na yung napapauwi sa club, sa ano kasi sa live ng kung saan lahat na makikita yung lahat ng sumali dito sa combine kasi yung race na to anim na club ng Madrid, lahat po yon nagkarga pero mas marami yung kinargang ibon dun sa club namin. So mamaya sisilipin din natin kung pang ilan yung unang ibon natin dun. At yun nga mga idol, hindi na nasundan yung ating mga ibon. So almost 30 minutes na tayong naghihintay pa, so hindi na nga nasundan. Pakikita ko sa inyo yung ating napauwi. Kulang pa rin tayo. Ito yung ating mga napauwi. Ito pa yung dalawa sa taas. Yan. Bali, total 15 birds yung napauwi natin ngayong race na to. First lap, 194 yung kilometers yung distance natin. So, ito nga lang yung napauwi natin. 15 out of 24. So, siguro mamayang hapon, babalik tayo rito kasi nga magpapaligo tayo kung gusto nilang maligo. Self-bath lang tayo. Pamamahingayin nga lang muna natin itong mga to. Malayo yung naging lipad nila. Alam nyo naman, nag-training lang tayo hanggang 64 kilometers. Yun lang yung pinakamalayong na training ng mga ibon natin. Tapos nga, ikinarga natin sa 194 kilometers. So, itong blue band na to, ito, yun yung umalis na yun. Ayan, yun yung nag-first dropper natin. Mga ganda, medyo malayo tayo sa standing. Bali, pang 197. Kanina kasi nasa 160, kaya lang nung nagdatingan yung malalayo, so nasipa siya ng nasipa. So, bali pang 197 yung ibo natin. Okay lang yun. First lap pa lang naman. So, yun nga, ito kulang pa rin tayo. Yung block natin, ayan, yun yung glass na umuwi. Ito rin yung hinihintay natin, itong velvet na to. Ayan. Late breed din yan. Pamangkin naman yan ni 881.
Bali, magkapatid sila sa nanay. So, yung tatay niyan, yung black velvet na yan, at saka tatay nitong first driver natin, iisa po yun. At yun nga, dito ko na lang tatapusin yung video natin kasi sobrang haba na, sobrang haba na yung video natin. Sinare ko lang sa inyo yung first lap na nangyari ngayong araw na to. So yun nga, hindi tayo pinalad makumpleto, pero sana mamayang hapon yung kulang natin, makauwi pa rin sila para sa susunod na lap, second lap, 200, kung di ako nagkakamali, nasa 240 yung distance ko. Pero pag nalaman natin, so sasabihin ko sa inyo yung exact na distance natin. Basta base lang sa akin, nasa 240 yung distance na yun. At yun nga, sana makauwi pa yung iba para may karga pa natin doon. Alam ko, talagang nahirapan yung mga ibo natin kasi nga, yung training lang natin hanggang 64 kilometers. So, biglang ikinarga natin ng 194. So, ayan, ito nga, nakapagpauwi tayo ng 15. So, sana sa susunod, mas maganda pa yung magiging uwi nila. At so, yun lang mga idol. Hanggang dito na lang. So, maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. God bless. Bye-bye.